Naghahanap lang ako ng something unique, yung something na tatatak sa isip mo na kapag ka nakita mo, ay, kay Michelle dito. Naman lang, parang kakaiba siya sa mga brushes na nilalabas sa market or sa mga brushes na nilalabas ng iba pang YouTubers. Hi everyone, it's me Kat and welcome back to my channel. So for today's vlog, hindi na ako makapaghintay na ipakita sa inyo at sabihin sa inyo yung thoughts ko dito sa bagong release na brushes and sponges ni Michelle D. At eto sila guys. Ayan, so dumating na yung order ko from Lazada. Nag-order ako sa kanila noong October 25 or 27, tapos dumating ng October 31. So sa mga hindi nakakaalam, yung mga products na to is in collaboration with Beauty Sensation and Michelle D. Just a disclaimer, ang re-reviewin ko ay yung mga products ni Michelle D at hindi si Michelle D. So lahat ng maririnig nyo sa akin, yung opinion na sasabihin ko ay based on my experience as a consumer and also as a fan of Michelle D. Simulan natin sa pag-i-introduce ko ng mga product. Yung mga sponges is nakalagay sa isang holographic na packaging which is nice and cute. Ito yung kanyang duo makeup sponge. Kung tawagin, it's latex-free, hypoallergenic, and you can use it damp or dry. On a closer look, ayan yung itsura ng mga sponges. Green na sponge niya is multi-purpose makeup sponge, while the pink one naman is edgeless makeup sponge. And as you can see, it's a microfiber sponge. So for 499 pesos, you will get two sponges. First impression, sobrang dense. Ayan o. Oh. Ang gaan. Tapos, malambot din siya, in fairness. And habang hindi ko pa sila binabasa, brutalin na natin. Wala akong mahabang kuko, pero okay na yan. So, tingnan natin kung magkakaroon ba ng mark kapag kaginanyan ko. Wow, nice! Solid, guys! Hindi siya nagkakaroon ng mark. Let's see, dito sa other one, kung ganun din. Okay. Wala. Kahit anong pisa ko sa kanya, matibay. Next one naman is yung kanilang face brush set. Ito yung itsura ng packaging niya. First impression, yung packaging niya guys, maganda. Halatang matibay. And hindi siya cheap. Ayan oh, makapal siya. Sa loob is ito yung itsura niya. You will get 5 brushes and a postcard. First impression, as I look at the brushes, for me, it's very common. Marami na akong mga brushes na ganito din yung itsura. Sobrang lambot ng bristles. Alam mo, ang fluffy-fluffy ng brush. Ayan o, sumusunod lang yung mga bristles niya. Meron akong good news sa inyo guys. For today, ang re-reviewin lang natin is yung mga sponges and yung face brush set. Kasi itong eye brush set niya is ipapa-giveaway ko sa inyo. All you have to do is tapusin tong videong ito para malaman nyo kung ano ba yung mechanics, kung paano mapupunta sa inyo itong eye brush set ni Michelle D. Prep ko muna yung skin ko. Zoom in ko na kayo. Half of my face, gagamitin natin yung sponge. And half of my face is yung brush. Nabasa ko na yung mga sponges. And kung mapapansin nyo, parang na-deform yata yung dito sa may part na to. Na-excite kasi ako sa pagpiga. Ganun yung ginawa kong pagpiga. Pero, ayan, bumakat. Pero never mind. Yung size nila is, of course, dumoble. For my foundation, ang gagamitin ko is si L'Oreal na Infallible. Ang ginagawa ko, guys, pagka nag-a-apply ako ng foundation, kinakamay ko muna. Kinakamay talaga. Hindi ko dinidiretso yung sponge kasi malakas makasipsip ng product yun. For me, okay naman siya. Nakaka-blend naman siya ng maayos. Plus, sobrang lambot niya sa mukha. As in, ang sarap niyang gamitin for blending. Ayan, sobrang bilis lang guys. Na-blend na niya agad yung ditong side ng face ko. So, apply tayo dito sa my forehead. As expected, sumipsip siya ng product pero hindi ganun kadami. Pero napansin ko, as I use the sponge, nabigyan niya lang ako ng light, natural na coverage. On this side, gamitin natin itong si flat foundation brush. Ito yung itsura ng flat foundation brush. Pero as you can see, hindi naman siya totally flat. And grabe guys, ang gaan niya. Feeling ko, mabilis lang mag-blend dito ng foundation. Ganyan lang, shing! Blended na agad yung foundation ko. Parang, wala pa yatang 1 minute yun. Sobrang na-amaze ako. Okay pa tayo ng konting foundation dito sa may noo. Papakita ko sa inyo guys ha, kung gano'n siya kabilis mag-blend. Grabe, na-amaze ako. And sa nakikita ko ha, hindi streaky yung foundation. Panood ko din yung video ni Michelle D na ginamit niya tong flat foundation brush niya. At ang sabi niya, okay daw kung i-glide mo yung brush
sa mukha mo. Which is true. Yung finish, mas may coverage as usual dito sa side na brush kesa dito sa side na sponge. I-zoom in ko kayo para makita nyo kung gaano ka-flawless yung dito sa side na to. See? Streaky ba tingnan yan? Parang hindi siya blend ng brush kasi ang flawless tingnan. Nag-expect ako na mas maganda yung finish ng sponge pero expect the unexpected, mas maganda yung finish ng brush. So far ha, walang buhok na nalagas. Next is concealer. I'm using the Maybelline Age Rewind Concealer. My all-time favorite kasi ang ganda ng coverage nito. So for my concealer guys, gagamitin ko pang-blend is itong blue na sponge yung kabilang side. Maganda din siya ipang-blend ng concealer. Sakop niya yung under eyes, hindi ka mahihirapan. So mag-bake na tayo at yung gagamitin ko is itong microfiber sponge. In fairness, nakaka-pick up ng madaming product yung microfiber sponge. Okay yung microfiber sponge for baking, pero pagkagagamitin niyo siya guys, I advise na huwag niyo siyang babasain kasi as you can see, ayan, kumapit yung product dun sa mismong sponge kasi basa siya. Habang nagbe-bake ako, maglalagay ako ng additional na foundation dito sa noo ko kasi hindi ko siya masyado nalagyan kanina. And ang gagamitin ko is itong microfiber sponge, itong side na to. See the difference? Mas maraming product yung nasipsip nitong blue na sponge kesa dito sa microfiber na sponge. Halos wala. Next one naman is gagamitin natin to si Fluffy Angled Brush at ito yung itsura niya. Sabi dito, it's for face powder, for contour, bronzer, and setting powder. Okay, so na-dust off naman niya ng mabilis yung powder na nilagay ko sa aking under eyes. And ang fluffy niya, grabe, ang lambot. Tapos guys, tingnan nyo, saktong-sakto. Pak! O, diba? Napapadali yung buhay ko dito. Para sa akin, hindi masyadong siksik yung mga strands niya. Ayan o, may mga spaces. Pero okay lang, as long as hindi siya naglalagas-lagas. Gagamitin natin to pang bronze. For me, okay naman siya. It does the job. At hindi mo na kailangan i-angulo yung mukha mo. Like, gumanyan ka. Kasi perfect yung shape niya eh. Dahil nga angled brush siya, no? As you can see. Maganda yung pagka-diffuse ng product. Nakatulong sa kanya yung pagiging magaan niya. Let's move on sa contour. At yung gagamitin ko is itong kanyang contour brush. Bakit ko pagka nagko-contour ako, guys? Gumaganon ako. Pero today, hindi tayo gaganon. At tingnan natin kung mako-contour pa din niya na maayos yung mukha ko. Perfect din yung shape niya pang contour. Walang kahirap-hirap. In fairness, it blended well. Hindi ko na talaga kailangan gumanon. Hindi ko mapigilan eh. Pero ang ganda ng pagka-contour niya, oh. Ang ganda ng brush, ang gaan. Ito na din yung pang-co-contour ko sa nose ko. Actually, pag nagko-contour ako, ang ginagawa ko guys, pinipit-pit ko yung dulo ng brush para talagang precise. Para contour na contour yung mukha ko. Eh, with this one, hindi na kailangan kasi yung design niya is flat na angled na maliit, which is perfect for contour kasi kuhang-kuha niya yung hugis ng mukha mo. Napaka-soft tingnan ng contour at napakabilis lang din. Hindi intense yung pagka-diffuse ng product. Pantay. Mag-blush na tayo. So, gamitin natin tong blush brush niya at sobrang liit, hindi ako sanay. Usually, ang gusto kong mga blush na brush is mga fluffy. Kasi para isang swipe lang. And feeling ko dito matatagalan ako. Nabasa ko sa isang article, pag daw ganito yung shape ng brush mo, para siyang may arco, tas pointed yung tip, mas makaka-pick up daw siya ng product. Kumbaga, mas kontrolado mo. Kesa dun sa fluffy na brush, mas fluffy yung brush, mas less yung mapipick up na product. Blush on ang gagamitin ko is itong si Vice Cosmetics. Tap off natin yung excess. And let's see. Sa akin, nabilib ako sa brush na to kasi maganda yung idea na maliit yung brush at maganda yung idea na ganito yung shape ng brush kasi napasadahan ko yung ilong ko eh. Which is something na bago sa akin kapag gumagamit ako ng mga brush na fluffy. Talagang ang ginagawa ko, yunuyupi ko yung dulo ng brush para lang mapasadahan yung ilong ko. Ito, sakto yung size niya, hindi ka mag-worry na malalagyan ng blush on yung dito mo at yung dito mo. Sakto siya, oh, pang drunk blush. Maayos niya na blend yung blush ko. So far, sa set na to, yung favorite ko is yung flat brush, yung flat foundation brush, at saka itong blush na brush. Last but not the least is yung highlighter brush. So ito yung itsura ng kanyang highlighter brush.
And guys, may napansin ako. Ito yung ginamit kong fluffy angled brush kanina, pang bronze. At ito naman yung contour brush na ginamit ko kanina. Halos parang parehas lang yung itsura ng brushes. Nagkaiba lang sa size. Tapos ito din, napansin ko na magkahawig sila. Itong blush brush at itong highlighter brush. Tignan nyo nang mabuti. Ewan ko kung ako lang, pero siguro kung typical na consumer ako na talagang walang alam sa mga makeup tools or walang idea sa mga makeup brushes, kung anong itsura or kung paano gamitin, mako-confuse ako. Kaya good thing, meron siya nito. Kasi yung sa packaging niya, may nakasulat ng mga guidelines kung para saan yung mga brushes at kung paano gamitin. For the highlights guys, ang gagamitin ko dito sa side ng face ko is liquid highlighter and dito naman sa side na to is powder highlight. Sa akin ha, mas gusto ko yung mga gantong shape ng highlighter brush. Kasi diba nasanay tayo na usually yung highlighter na brush na ginagamit natin is fun brush. Pero ito guys, naisip nyo ba, mas precise siya for highlighting. Kasi pointed yung tip niya, tsaka ka-arko siya. Okay naman siya for highlighter. And as you can see, yung side na to is pack na pack. Ayan o, oh, wet look, kung wet look. Okay siyang gamitin for cheekbones. Lagay lang ako sa nose. Right side guys, gamit tayo ng liquid highlighter from Colorette. Tingnan natin kung mapapadali niya yung buhay ko kasi yung liquid highlighter na to, talagang mahirap siyang i-blend. Yung problema ko sa liquid highlighter na to, mabilis siyang mag-set. Pero, nakita ko, okay naman siya. Hindi siya nag-set agad kasi mabilis ko lang siyang na-blend using this brush. Highlights kung highlights, ayan o, plakado naman yung highlights ko, wet look. We're done, tapusin ko lang yung makeup ko and bibigay ko sa inyo yung final verdict ko. Alright, I'm back with a simple makeup at sasabihin ko na sa inyo guys yung thoughts ko about this Michelle D X Beauty Sensation face brushes and sponges. Simula tayo sa mga sponges. For 499 pesos, meron kang dalawang sponges. Honestly speaking, marami akong gantong itsura ng sponges. Gantong-ganto yung design. At karamihan sa mga yon nabili ko sa Divisoria. Pinaka nagustuhan ko dito is itong si microfiber sponge. Kasi hindi siya sumisip-sip ng maraming product. Unlike dito sa sponge na to, tingnan nyo, oh, grabe siya sumisip ng foundation. Para sa akin, bonus na lang itong multi-purpose na sponge. Kasi kahit ito lang sponge na to, para sa akin okay na. So let's move on sa mga brushes. Pero by the way guys, ito yung itsura ng bag. And halata naman na matibay siya. Maganda yung quality ng bag. Ayan o. Oh. Tapos, ang daming space. As in talagang sobrang spacious niya. Lubog na lubog. So, kasyang-kasya dito yung mga brushes. And as well as yung mga makeup mo. Ang masasabi ko naman sa mga brushes niya, it's very basic. They are functional and they are useful. Kung ano yung purpose niya, kung ano yung purpose nila, nagagawa nila ng maayos. So, ayun yung verdict ko. Pero when it comes sa packaging, dun sa style ng brushes, walang unique. Alam mo yun, walang bago. Very common, normal lang. Hindi naman sila mukhang cheap. It's that naghahanap lang ako ng something na unique sa mga brushes na to. Like for example, unique yung design, unique yung handle. Kasi yung mga ganitong brushes, parang hindi na sila surprising eh. Para sa akin, simple lang siya, elegante. For me, yun lang naman, naghahanap lang ako ng something unique. Yung something na tatatak sa isip mo na kapag ka nakita mo, ay, kay Michelle dito. Pinaka nagustuhan ko sa mga brushes na to is itong si foundation brush. Sobrang bilis niyang mag-blend. As in, wala pang 1 minute guys na blend na niya yung dito ko. Which is nakakagulat and unexpected. Usually kapag ka nagbe-blend ako gamit yung mga brushes, ang pagal. Tapos ang ginagawa ko, gantong motion, patting motion. Pero ito, i-glide mo lang siya sa mukha mo, blended na lahat yung foundation mo. I'm not kidding guys, talagang maganda yung performance niya. Ang ganda niyang ipang-blend, sobrang bilis. Kung madali ang makeup baka mo, ito yung flat na foundation brush na kailangan mo. Now let's move on sa price. For 999 pesos, makakakuha ka ng 5 brushes. It's basic, pero it's expensive, ika nga nila. Feeling ko ha, yung nagpamahal is itong bag. Kasi ang ganda ng quality ng bag eh. Although okay lang naman yung idea nila na may bag or may kasamang bag yung mga brushes, para hindi nga naman madumihan. Pero sana nagkaroon din sila ng idea na pwedeng separate bilhin yung mga brushes at separate din bilhin yung bag. Hindi naman lahat tayo, di ba, kailangan ng pouch or kailangan ng lagay ng mga brushes. Alam mo yun, may choice tayo at hindi masyadong mabigat sa bulsa. Nakakaalangan lang talaga silang bilhin kasi yung presyo niya.
Pero, kung pag-uusapan mo yung quality, performance, okay siya. Worth it siya, guys. Alam mo yun, sobrang beginner's friendly niya. Kung nagsisimula ka pa lang sa makeup, kung wala kang idea sa mga brushes, sa mga tools, ito ay makakatulong talaga sa'yo. Hindi siya complicated gamitin. By looking at them, madidistinguish mo na kung alin yung pang blush, alin yung pang foundation, alin yung pang contour. Kasi nga, basic nga siya. And yung mga brushes pala niya, guys, synthetic at cruelty-free. Hindi naman ako naninisin na mahal siya. Kasi, understandable naman dahil it's a collab. Kung may budget kayo, why not? Bilhin nyo sila. So, for the giveaway para mapasayo itong eye brush set ni Michelle D, i-comment nyo lang sa baba yung Instagram account nyo at yung thoughts nyo about sa bagong labas na products ni Michelle D. Kung worth it ba para sa inyo or hindi at kung bakit. And then, yung winner is pipiliin ko sa November 11. So, i-announce ko yon sa aking Instagram story. So, make sure na i-follow nyo ako sa aking Instagram. Ilalagay ko dyan. Thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung may balak kayong bumili ng Michelle D Basics. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video.